So, sobrang excited makabalik sa atin ang puppy na to. Tingnan nyo talagang pumasok na nga siya sa cage niya kahit hindi pa ayos. Kaso kawawa siya sa sasakyan kasi bigla nga pong natumba yung cage niya. Aware naman kayo na ipa-adopt na nga natin yung dalawang rescued puppies natin na kapatid ni Brindel. Pero ngayon nga po ay kukunin natin sila sa kanika nila mga fur parents para maiturok sa kanila ang last dose nila ng gamot para sa kanilang galis. Siyempre, Katya, nasa kanika nila na sila kailangan tapusin natin yun para gumaling rin nga yung kanilang mga galis. Kaya naman naganda na rin si mother ng dalawang cage na to, talagang dinisinfect pa nga po niya parehas at magkaibang sasakyan nga po ang pinaglagyan since magkaiba nga po ang susundo sa kanika nila. Bale sa video nga na to, makikita nyo na susunduin natin ay yun nga pong nasa family ni Kuya Sir Mayor nyo. Pagdating nga namin dito, sinalubong na nga agad kami nitong puppy na to. Ito nga nasa dashcam siya, hinuhubadan po siya ng damit. Bale, ang pinangalan na nga pala daw nila dito sa puppy ay si Chichirichi. Tapos nakadamit nga siya kapag andito siya, hinubadan nga lang kasi nga kukuhanin natin siya. Nakakatuwa naman kasi talagang sumalubong nga siya ng maigi sa akin. Hindi ko nga lang siya masyadong mahawakan kasi nga kasama ko ang aking chikiti. Pero kahit na ganun, tingnan nyo talagang todo sa lubong pa rin nga siya sa akin at nakakatuwa. Hindi pa rin nga niya ako nakakalimutan. Pero mas nakakatuwa naman kasi nga talagang feel at home na nga siya dito. Tingnan nyo, noon nga huli iniwan natin siya ay takot siya or ayaw niyang lapitan yung isang puppy. Kasama nga rin nila dito itong si Ginger. Itong pusa nga po na ito ay rescued cat din nga po natin at inadapt nga po nila ito galing sa ate. Nung time na to ay nilabas nga lang daw po para nga syempre mahangin-hanginan at saka syempre makapagtingin-tingin din siya dito sa labas. Tapos kinukulot naman nga nitong dalawang to. Balik nga tayo dito kay Cindy at saka kay Chichirichit. Noon talaga ayaw nitong si Chichirichit kay Cindy. Pero gaya nga nasabi ko sa inyo noon, kaya ayaw niya magpalapit ay dahil nga po first time niya pa lang. Pero ngayon grabe, best friend the best friends na nga sila. Parang partners in crimes pa nga. Tapos palagi na lang nga din daw sila magkasama at magkalaro. Yun nga lang kung mapapansin nyo talaga itong si Chichirichi, talagang pakamot-kamot pa rin siya dahil nga po nang galis. Kaya naman talaga nga pong inintindi natin na makuha sila today para nga makumpleto yung turok nila, para nga masure na magaling sila paglaki nila. Nakakatuwa nga kasi sumasalubong rin nga siya dito kay Kuya Sermer nyo at pagtakbo naman ni Kuya Sermer nyo para magpahabol, hindi naman siya hinabol, o diba? Ang cute rin nga nila tingnan itong si Cindy kasi tingnan nyo kapag inaasar siya ni Cindy, medyo nabibisit siya. Pero maya-maya pa siya naman yung mga asar dito sa isa, pero at least hindi siya nalulungkot dito kasi nga may kasama siya. Eto rin naman puppy natin na to, kala mo naman hindi sana isa makukulit. Eh, sobrang kukulit din naman nila magkakapatid kapag naglalaro-laro nga sila dito sa ate. Parang hindi naman niya namimiss yung mga kapatid niya, sobrang haharot. Kung magharutan pa nga sila kung ano-ano mga kinakagat nila. Naalala ko pa nga nung nandito pa sila sa atin, grabe pagkakalinis at pagkakawalis kung ano-ano na nga agad ulit mga kalat. Yun nga po ay dahil pagkakawalis nga po, kukuha ulit sila ng bagong ikakalat tapos talagang nagugutgut rin po sila ng mga papel at plastic. Back in the video, kung maalala nyo rin nga po pala, sabi nga nila kamukha nga doon itong si Chichirichit itong si Brownie. Tapos tinan nyo nga, nakakalapit na rin nga siya dito kay Brownie tapos kinukulit-kulit pa nga niya, kaso nagagalit talaga itong si Brownie kasi nga lalaki siya. Pinagtutulungan pa nga nilang dalawang ni Cindy itong si Brownie, kaso tingnan nyo talaga nagagalit nga siya, kaya naman medyo takot rin nga sila at lumalayo sila kapag nga nag-growl na ito si Brownie. O diba, sabi ko naman sa inyo talagang partners in crime nga itong dalawang to at partner pa nga sila pa ulit dito sa malaking doggy na ito. Pero hoping pa rin nga na paglaki niya ganito rin siya kalaki kay Brownie, o sana naman mas malaki pa. Pero alam niyo ba, isa pa nakakatuwa na kinuwento nila sa akin, ito nga daw si Chichirichit ay napakalambing din raw sa kanila. Tapos ang nakakaloka pa, nung andito nga po sa atin itong puppy na to, napakagaling nga po nila magpotty. Bale, potty train nga po sila, doon sila nagpapotty sa potty area din ng ating pack member sa may batuhan. Pero pagdating niya nga daw po dito, first day at second day niya ay doon daw po siya sa loob ng bahay nagpupupo at nagwiwiwi. Pero sa pa-third day, okay naman na daw po at sa labas na nga daw po siya nagpapati. Siguro nga nanibago lang talaga siya. Isa pa nga ito sa nakakatuwang part nung binubuo na nga ni Kuya Sermer niyo yung cage na, tumakbo na nga agad siya nung makita niya at nung medyo mabuksan nga. Talagang pumasok na nga po siya sa loob ng kanyang cage. O diba, tanda pa nga niya itong cage na to. Tingnan niyo yung payupoy ng buntot niya, halatang masaya siya. Tinry nga rin ni Kuya Sermer niyo na palabasin siya para nga maayos na muna yung cage, pero talagang hindi siya lumalabas. Tapos kapag binupush naman siya paloob para may task nga yung kabilang side ng cage para maayos na nga yung cage na yun, ay hindi rin naman po siya pumapasok paloob. Kaya naman talagang medyo nahirapan din nga po tayo, pero understandable naman po kasi nga talaga excited din siya at naalala niya nga po noon na palagi silang nakakulong dito sa cage na to basta lalabas ang pack members natin. Nung time na to, siguro nga na feel niya na uuwi na rin nga muna siya, kaya naman excited rin siya at ito inakyat na nga siya agad sa sasakyan. Makita mo rin nga sa mga mata niya nung nasa sasakyan na siya na medyo confused siya pero excited dahil yung buntot niya sobrang pagpayupoy. Pero yung pagkaalis pa lang namin, biglang natumba nga po itong cage niya. O, diba? Kawawa siya, pero bumaba rin naman po agad tayo para nga
nga ayusin itong cage na to. Medyo pataas din po kasi talaga tayo, kaya naman tumumba po itong cage niya at ayan, dahan-dahan nga po itong itinayo ulit para naman okay na siya. Very chill pa nga rin siya nung umpisa, nakatayo pa nga sa biyahe, pero maya-maya rin nga ito't nakahiga na kasi nagsuka na po siya nung time na to. Pero syempre naman hindi ko na ipapakita sa inyo yung suka niya, no? Talaga nga malilihun po sila sa biyahe, kaya naman ito, pagdating ibinaba na rin nga po siya agad at winasok na sa loob syempre. Nung andito naman na siya, tingnan nyo't nilapitan nga agad siya nitong si Brindel at sobrang tuwa nga talaga niya. Bali, binuksan na lang nga muna natin itong pinto ng cage niya, pero sabi ko nga wag muna ituro, nabukas na nga, hayaan muna siya kung makikita niya nga nabukas na. Syempre, nung una di pa niya alam na bukas na, pero maya-maya na realize niya, ayan talaga lumabas na nga po siya agad at nagsalubungan na agad sila magkapatid. Medyo bumalik nga lang siya ng konti kasi inamoy niya nga rin yung suka niya, o diba loka talaga, pero maya-maya pa ito, lumabas na nga, super excited niya pa. At syempre, sino pa bang una niya sasalubungin kundi ang mommy niya na talaga na miss rin niya. Nagpakitang gilas pa nga itong si Brindel, tingnan niyo talaga nagwiwi pa nga siya, sabi ko naman sa inyo, dito nga sila nagpapati dito sa party area ng pack members. May pagpasok pa nga itong si Brindel dito sa loob ng cage, Diyos ko, gusto yatang umalis din. Pero mukhang mas na-miss nga niya itong lugar na to kaysa nga dito sa mga kapatid niya. Kaya naman tinawin niya na kahit patan pa nga siya dito ni Brindel, pero di niya gaanong pinansin. Dumiretso pa nga siya dito nga sa loob kasi nga na-miss niya tong part na to dahil dito nga sila naglalaro, tapos eto tumibog na nga rin siya ulit pag-uwi.